So bumalik po tayo papuntang tingnan natin to. Ayan, papuntang Ayala daw yan. Okay. Ah, yung isa papuntang resort. Dito, dito sa likod natin papuntang resort, ito ay papuntang Ayala. So kung idiretso natin dito, doon sabi doon na papuntang Ayala to. So babaybayin natin to hanggang sa makita natin kung saan tayo patutungo, kumbaga. May bagong adventure, kumbaga. So at least may na-discover na lang po tayong bagong daan. Dito sa Super Highway ay pwede pala ang dadaan papuntang Ayala. Pwede rin papunta dun sa South Peak Park. Okay, balikan din natin yung one day ito. So susunod dun tayo papunta sa South Peak Park naman. Ito ay papuntang Ayala daw. So andito tayo sa daan na yun. Didiretso lang natin to kung ilang kilometro to papuntang Ayala. Sana hindi masyadong malayo or sana concrete lahat yung ating dadaanan. Okay, parang hindi ko alam kung Malagutay ba to or anong barangay. Ah, Lapas. Lapas na pala to. Ito pala yung Lapas. Okay, Barangay Lapas nakalagay dun eh. Ibig sabihin po ay konektado to sa Lapas dun sa yung sa may Ayala nga. So sa Ayala, kung idediretso mo yun dito ay Lapas nga ang kalalabasan. Meron pong resort dito, marami pong mga resort dito sa Lapas. Lapas na pala. So hindi ko alam yun. Ayun, maganda mag adventure talaga, diba? Imagine dumaan tayo sa Super Highway pero lumabas tayo dito sa Lapas papuntang Ayala. Okay, so basically ang target naman natin talaga is Ayala. So obviously ibig sabihin ang dadaanan natin papuntang Ayala ay Lapas nga. Okay, so nasa gitna yung Lapas, ito na nga yung Lapas kasi Barangay Lapas na kalagay din kanina eh. Walang kung saan banda yung mga resort dito. Maraming mga resort dito, so marami rin yung mga daanan dito na nakakatakot. Medyo mataas po itong Lapas, okay? Nasa taas po ito ng bundok. Kaya kung halimbawa magmumotor po kayo, siguraduhin ninyo yun na yung inyong motor ay maganda yung brake, okay? Kasi may mga kaibigan po akong aksidente dito, okay? May kakilala rin ako na aksidente dito. Nahulog sila sa parang ano yung daanan na parang biglang curb siya, yung parang blind curb. Tapos nawalan sila ng preno. So mag-ingat po kayo. Kung halimbawa sa Lapas kayo, okay? Especially yung pababa na, okay? Kung halimbawa pababa na kayo, siguradin nyo na yung inyong brake ay meron po yung front pati rear, may brake po kayo. Okay? Huwag na huwag na kayo, huwag na huwag talaga yung pupunta dito nang walang brake yung inyong motor. At yung medyo malayo-layo pa ito papuntang Ayala, okay? Kasi kung halimbawa babaybay natin yung dinaanan kanina, napaka-boring naman, di ba? So maganda dito tayo ladaan sa Ayala nga. Hindi ilumang yun si Mano. Nakalingon lang siya sa unahan. Dapat yung lilingon ka muna patalikod kung may dadaan nga. Eh kung halimbawa traktor yung dala ko, eh di napisa na kayo. Diba? Dapat kung kukurba ka daka tulad ng ginawa niya ay lilingin kayo sa unahan pati sa likod para makita niyo na may dadaan din sa likod, diba? Or huwag ka lang sa unahan kasi makikita mo naman. Pero yung sa likod nga, hindi siya lumingon sa likod kaya hindi niya tayo nakita kanina. So yun nga, ito ang pagsasabi ko. Kung pupunta kayo dito sa Lapas, okay, Lapas nga talaga yun, Barangay Lapas. Lapas. Doon tayo sa Super Highway, bila tayong napapunta dito sa Lapas, di ba? Hindi tayo dumadaan sa San Ramon. Hindi tayo dumaan sa San Ramon, hindi tayo dumaan sa Ayala. Kasi kumbaga ay Super Highway tayo dumaan. Oh, ang galing, di ba? So anyway, at least may bagong adventure na naman tayo. Ngayon, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? May pag-uusapan po tayo ngayon kay yung tungkol nga sa ano yun? Sa psychiatrist, okay, psychiatrist versus vlogger nga, or
Yun nga, psychiatrist versus vlogging. Okay, vlogging pala, okay. So ano nga ba yung nakakatulong sa pag-vlog, okay? Pero nang una, okay, kailangan natin malaman kung ano nga ba ang trabaho ng isang psychiatrist. So basically, ang mga psychiatrist po, okay, palabas. Ah, doon pa tayong palabas. Ito sa looban pa ito eh. Sa looban pa siya. Parang dito ata yung palabas. Okay, ito. Dito palabas, highway na po yan. Okay, so at least nakuha na natin yung daanan. Memorize natin sandali. Yung mansion, okay. Tandaan po natin yung mansion na yan, okay. Yung mansion na yun, dun po ang daanan. So, dito na tayo sa Ayala. Ayala na nga to eh. Yan, super highway na yan. Ah, super highway. Yung papuntang Recodo na to. Yung sa left natin, ito, papuntang Recodo na to. Pagpunta tayo sa right, ay sa Limpapa po yun. Okay? So, yun nga, tama talaga. Lapas na pala yun. Lapas pala, kung didiretso natin yung lapas, didiretso tayo papuntang super highway. So kung sa super highway naman tayo, dadaan tayo sa lapas, ay ang kalalabasan natin ay Ayala. Diba? Ang galing ng pag-adventure natin. Marami tayong nadidiscovering daanan. Anyways, yun na nga ang pagkasabi ko. Yung topic natin papag-uusapan ngayon, ay yung tungkol nga sa psychiatrist at vlogging. Okay? So ano nga ba ang trabaho ng psychiatrist? Ang psychiatrist po, okay, yung mga doktor na nag-advise po sa mga taong may, hindi naman may sayad sa utak. Yung mga taong nadidepress, okay, yung sobra na yung kanilang pagka-depress, okay, kailangan nila ng mga advice, okay, kailangan nila ng may mga makikinig sa kanila, okay, sa kanilang kwento, sa kanilang buhay. So mga psychiatrist po ang nakakatulong dun. Ibig sabihin ay, ang psychiatrist po ay makikinig sa kanilang problema, sa kanilang hinanakit, or sa kanilang saloobin. Tapos, on the other hand, ay mag-advise po yung psychiatrist. So basically, yung ang ginagawa ng mga Amerikano, kaya yung mga first world country. Okay, kung halimbawa may problema sila, or gusto nila nilang mag-suicide. Okay, halimbawa, sobra na yung pagkalungkot nila, sobra na yung pagkalonely nila. Okay. So pupunta sila sa mga psychiatrist, hingin sila ng advice, magpapatulong sila, kung magpa-help sila. Kung magay, alam nila na yung kanilang utak ay may sayad na. Or malapit na silang maloko. Okay? Hindi na sila maging loko-loko, kumbaga, di ba? So yun, tatago sila sa psychiatrist, hingin sila ng advice, okay? Tapos yung psychiatrist naman ay bibigay sa kanila ng advice or whatever. So yun po ang trabaho ng psychiatrist. So, syempre, kung halimbawa, vlogger po kayo, okay? Kung vlogger kayo, ay hindi nyo po kailangan ng psychiatrist, di ba? So basically, bakit naman hindi, di ba? Kasi yung vlog, halimbawa, especially kung halimbawa tulad natin, okay? Tulad natin ngayon, okay, kausap ko po kayo. Okay, bagamat ang pinag-uusapan natin ay iba't ibang topic, ay pwede rin po akong mag-usap, o pwede rin po kayo kausapin kung tungkol sa mga problema ko sa buhay, di ba? Pwede ko naman kayong kausapin tungkol sa hinanakit ko sa buhay, di ba? So, in short, ay imbes na mangailangan ko sa psychiatrist, ay hindi na, di ba? Kumbaga, yung magiging psychiatrist ay yung mga audience ko, di ba? So, bakit ko pa kailangan ng psychiatrist ay may nakikinig naman sa akin? By the way, mga 70, okay, mga 70 to 80% po ng mga nagsusuicide, sabi nila, okay? Ay yung mga taong walang nakikinig, okay, walang makikinig sa kanila. Ibig sabihin ay, napakalungkot ng buhay nila. Tapos walang makikinig sa kanilang kwento, walang makikinig sa kanilang hinanakit. Kumbaga, ayun po ang dahilan kung bakit ay napipilitan yung mga tao na mag-suicide. Especially kung halimbawa, pinakamataas po rate ng suicide ay yung sa mga Japan daw. Okay, sa Japan, I think parang Korea, mataas din. Kasi po, sa mga Korea, sa Japan, ang priority po sa kanila yung mga trabaho, yung career nila. Especially sa Japan po, okay, sa Japan. Sa Japan, mataas din ang rate ng mga single kasi karamihan po ng mga single
sa Japan ay kahit na umaabot na sila ng mga 30 ay single pa rin po sila. Okay, so in short ay malungkot po ang buhay nila. Okay, malulungkot ang buhay ng mga Japan. Kaya yun po ang rate po ng kanilang suicidal rate, okay? Ang rate po ng suicide sa kanila ay mataas. Yun po ang dahilan, okay? Kasi kumbaga ay malungkot ang kanilang mga buhay-buhay dahil sa career, okay? Inuuna nila yung career kaysa sa buhay nila, dahil sa kaysa sa health ng kanilang buhay, kumbaga. So, kung halimbawa, okay, vlogger ka, okay, vlogger ka, hindi mo naman kailangan ng psychiatrist actually. Kasi, parang inisipin mo nun, araw-araw, kinakausap ko kayo, okay, araw-araw, halimbawa, nag-iumingi ako ng advice sa inyo, hindi, ano bang... But if you